welcome to my channel. My name is Anna. If you love plants at bago ka lang sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button, also the like, pa-share na rin po, and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Sa mga nagtatanong kung saan nila ko pwede i-message, maliban dito sa aking YouTube channel, gumawa na ako ng FB page ko. Ayan, ilalagay ko dito. I-browse ninyo or i-like ninyo or i-follow ninyo ang aking FB page. Bago yon, kagagawa ko lang. So, Nanay Josephine, pwede nyo na po akong i-message doon sa aking FB page. Doon ko rin ina-update yung mga bago kong uploaded na video. At saka yung mga plans ko dito, doon din na rin ako mag-update. For today's video, i-share ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo ang aking mga cactus. Kasi may nag-send ng comment sa comment box ko, si Micaela Dimele. Sabi niya, "Sis, meron ka bang cactus? Pwede bang makita?" At tips na rin, so pwede namang makita ang aking mga cactus, pero yung mga cactus ko ay hindi sila rare. Common lang sila at hindi sila masyadong madami kasi 'di ba sa feng shui expert pinaniniwalaan ng mga cactus ay malas lalo na kapag ipapasok mo siya sa loob ng bahay or doon mo sila ilalagay kasi ang mga cactus ay wala silang mga dahon or leaves. Konti lang sa kanila ang may leaves, may mga cactus na iilan ang leaves, pero karamihan sa kanila ay walang leaves. Ang marami sa kanila ay, ayan, tinik. So, spine ang marami sa kanila. Ayan o, matitinik sila. Ito rin o, sobrang tinik. Ayan. Tara, samahan ninyo ako. Ipakita ko sa inyo ang aking 27 variety or type ng cactus na meron ako rito sa aking plant rack or aking inaalagaan. Ayan ang aking cactus. Dito sila nakalagay. Sa unang layer sila. At saka nandito yung mga second and third layer. Katabi sila ng mga aloe o kaya howardia ko. Ayan sila. So, ang sunlight nila ay full filtered sun kasi nalililiman sila ng una at pangalawang rock po or layer. Watering ko sa kanila ay 2 to 3 weeks bago ko sila diligan kasi ang mga cactus ay ayaw sa water. Kung ang mga succulent ay ayaw nila ng dinidiligan sila lagi, so ang cactus mas hate nila ang diligan ng diligan. So sila, ang aking mga cactus, 2 to 3 weeks ko sila bago ko sila diligan. Halos karamihan sa kanila ay nilagyan ko ng name at may iba naman na wala pang name. At saka yung name tag nila, ni-research ko sila at yan yung mga nakita ko sa pag-research ko. Or i-comment ninyo yung correct ID ng aking mga cactus na mali yung pagkaka-name tag ko. Yan. So, unahin ko dito yung unang layer. Ito, wala akong name niyan. Hindi ko talaga makita kung ano yung name niya. Kahit saan ko pa siya i-research. Ayan o, grabe. Ang dami niya ng pups. Yan. Ayan sila. 6 to 7 months nga pala ito. Under in my caring. Looking good naman sila, okay naman sila, healthy naman sila. Ito, grabe, oh. Nag-produce na siya sa akin ng maraming babies. Ayan, oh, grabe. So, ito naman, grabe din siya. Ayan, hindi rin siya magpapatalo sa pups. Ang dami niya na before, ang liit lang ng mga pups niya, yung mga baby niya. Ngayon, ang lalaki niya. So, bala ko na nga siya ipropagate eh, para magkaroon ako ng maraming mga cactus na yan. So, yun yung name niya. Ichinopsis elraisi. Yan, ang name niya. Ang hirap, diba? Ang hirap yung mga name ng mga cactus. Hindi kagaya sa mga succulent na medyo madali sila i-pronounce. So, yung mga cactus ang hihirap. So, ito naman, toothpick cactus. Siguro dahil ayan o, pang toothpick talaga yung mga tinik-tinik niya. Ayan o, pag siguro pag ginamit mo yan sa ngipin mo na may tinik, may mga tinga-tinga, matatanggal talaga yung tinga mo.
So, eto naman, ayan, ang cute din niya at meron na rin siyang baby. Ayan, oh, naglalabasa na rin. Siya si Telocactus. So, kung mali yung aking mga ID, patama na lang, pa-correct na lang po. So, eto naman, pero eto sure talaga ako, eto si Lady Finger. So, ang dami niya ng fingers. Fingers na dapat ang tawag sa kanya kasi ayan, oh, grabe. Ayan, oh, ang dami din yung ano, oh, baby, oh, ilan na, oh, 2, 4, 9 na. So, parang ang ganda na niya ipropagate. Marami na akong ganyan, Lady Finger. So, marami na naman akong mabibigyan kapag napropagate ko siya. Eto naman, ayan, oh, nagdadamihan na talaga yung mga pups nila or nagtutubuan na or nagkakaroon na talaga sila ng mga babies. Eto naman si Fish Hawk. Ayan, dalawa na rin yung baby niya. Babies niya, pes eto, meron na naman sa taas. Grabe, hindi ko lang siya masyadong hinahawakan kasi ang titinik nila. Ayan, oh. So, eto yung aking Powder Pup, Cactus. Kala ko nga madidedo siya eh. Nagulat ako nang nagkaroon siya ng pups. Ayan, ang dami. Grabe, oh, apat. Nakakatuwa. So, kailangan ko na talaga magpropagate ng mga cactus ko. So, ito rin si Mamillaria Winteray. Oh, di ba? Hindi rin siya papatalo sa mga katabi niyang ano, cactus. Ilan din sa kanya, oh, ang dami, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grabe. So, next naman, ito si Wild Chest. Ayan. So, para siyang ano, yung sa ilalim ng ano, kuweba. Diba? Yung mga rock form doon. Ganyan yung hitsura niya. So, next naman, itong aking bunny ears. Meron akong tatlong bunny ears. Ito yung color white ko. Yan, o, white bunny ears. At saka yellow bunny ears. And then, ayun yung aking orange bunny ears na malungkot. Kasi ayoko nga silang diligan. Dahil nung nagkaganyan ako ng bunny ears na ko, madalas ko lang silang diligan. Hindi nga madalas eh, once a week lang, pero ganyan yung nangyayari sa kanila. Nai-stem rat sila. Next naman, itong maliit ko na yan. Ayan, kahit maliit siya, ayan o, oh, marami na naman siyang pups. Ayan o, oh, lumalabas na yung mga babies niya. Wala siyang name. Kasi hindi ko makita kung ano yung name niya. Ang tagal ko na siya i-research. Kasi ayan o, tingnan mo. Kakaiba kasi yung itsura niya. Kaya hindi ko makita kung ano yung name niya. And then, eto naman. Di kasi sinabi ni ate kung ano yung ano niya. Yung name niya nung pinagbilhan ko. So, hindi ko siya nalagyan ng pangalan. Pero ayan o, ang healthy rin niya kasi ayan, lumalabas na naman yung mga bago niyang babies, mga pups. Yan. So, sila nga pala ay nakalagay sa plastic pot. At saka, hindi sila talaga color green na pots. Pininturahan ko lang kaya may mga iba dyan. Faded na yung color nila. So, eto rin. Ayan o. Oh. So, ang dami niya na rin babies. Ayan o. Oh. Wala rin siyang name. Hindi ko kasi alam kung ano yung name niya. So, next naman, itong dalawa kong fine apple cactus. Yan. Ito, babies niya na yan. Hiniwalay ko na kasi para lumaki na siya. Maging independent na siya. And then, next ko naman, itong Mamillaria ole compresa. Ayan. Ang cute niya din. So, hindi pa siya nagkakaroon ng babies. Ito rin yung Gymnocodamsi. Ewan ko lang kung correct ba yung ano ko, yung name ko dyan. Pero ayan kasi yung na-research ko. So, yan siya. Before, meron siya mga babies eh, mga pups. Tinanggal ko kasi may parang may nangyari sa kanya. Kaya, wala na siyang pups ngayon. Tinanggal ko muna, hiniwalay ko muna sa kanya. So, pero mabilis naman yan mag-produce ng ano, ng babies. So, ito naman yung aking brain cactus. At saka yung eastern lily cactus. Ang sakit niyan makatinik. Natinik na ako niya, no. Grabe yung tinik niya, oh. Ang tindi. So, ayun naman yung aking ano, tamarind na cactus. Yan ang kauna-unahan kong cactus na alaga.
yan ay magto 2 years na sa akin. And then nandito yung mga stinky ko, yan variety to ng stinky, ito rin stinky din siya, ayan. At ito rin stinky din yan. So yung dalawa wala akong ano, sure na name ng stinky ng variety, pero stinky sila ang dalawa na yan. At ito stinky rin ito, at meron siyang name, starfish siya. And then ito cactus din siya, monade nemium. Reche. So, ayan siya. So, ayan yung cactus na may leaves. Ayan, no? May leaves siya. Pero may tinik pa rin sa kanya. At ito naman yung cane cactus. Ayan, no? Kukunti lang yung pinakatinik-tinik niya. Before, isa lang talaga yan. Ito lang, oh, nasa tuktok niya lang yung may, ano, may leaves or tinik. Ngayon, medyo madami na siya. At ito naman ay ibigay lang sa akin. Ang hirap naman yung name niya. Sirius pero Vianus Monstrous. So, ayan ang kanyang name. So, before, konti lang din yan. Isang malaki tsaka isang babies lang. Ayan, ngayon, ayan na siya. Ilan na yung babies niya? 5 na sila. So, ayan ang aking mga cactus. So, konti lang at iilan lang ang aking mga cactus. Hindi pa ako nakakabili ng idadagdag ko sa kanila, pero okay na ako sa kanila kahit ganyan lang sila kadami. Yung range ng price nila is 60 or 70 pesos lang sila. So walang 100 dyan, wala ring 200 or 300. Ang mura dyan or ang pinakamababa dyan ay 50 pesos. 50 pesos, iilan or dalawa lang yung 50, karamihan dyan 60 or 70. Binibigyan ko rin sila ng fertilizer, kagaya rin ng mga succulent ko. Nilalagyan ko rin sila ng osmocot at saka yung mga natural fertilizer ko, yung mga gawa ko, tsaka yung mga spray ko. Ini-sprayan ko sila or nilalagyan ko sila ng mga fertilizer once a month. Meron din ba kayong cactus? So, alin doon sa mga variety ko ang meron kayo? Comment nyo sa comment box ko. Ayun lang ang mga cactus na meron ako. Pero looking forward pa rin ako na madagdagan sila. Baka mga next na makaalis ako. Kasi ECQ ngayon, mahirap pa lumabas. So, hindi pa ako nakakabili ng mga cactus na pandagdag sa kanila. Sana nagustuhan ninyo yung mga cactus na shinare ko sa inyo at pinakita ko sa inyo na kahit cactus sila, malas man sila o swerte, maganda pa rin silang alagaan. Please give me a thumbs up! Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you! Bye-bye!